Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng kaping puro and kaping barako Visaya version. So, tara, panoorin nyo. Sa paggawa po ng kaping barako, ito po yung mga kakailanganin natin. Coffee grinder, nabili ko po ito sa Lazada, sa Lahana Pino, and bigas po na maiza Lazada rin po, and coffee beans sa Lazada rin po. Sa paggawa naman po ng kapeng puro, ito lang po yung kailangan natin, coffee beans, and coffee grinder, and sa Lahan. Ito yung pinakaunang step natin guys, initin lang natin yung bigas hanggang sa medyo mag-brown na siya bago ilunod na natin yung kape. So ayan guys, sorry di ako makapagsalita while nagbablog kasi baka makapiright ako. So ayan, hinalo ko lang ng hinalo hanggang sa mag-brown na talaga yung ating bigas. So ayan, medyo sunog-sunog na siya, ilunod na natin yung coffee. So ayan, nilagay na natin yung coffee beans and halo-haloin lang hanggang magsawa ka. Hindi, joke lang. Halo-haloin mo lang hanggat maging black na yung yung bigas. So ayun, habang naghihintay tayo, gawin muna natin itong kapeng puro. So ganyan lang siya kadali guys. Sobrang easy lang. Kung mahilig ka sa kape, at ito talaga yung perfect para sa'yo. Pero malalaman natin mamaya guys kung ano yung the best na version ng kape. Yung kaping Bisaya ba or this kaping puro. Hindi pa siya masyadong durog guys. So ayan, ulitin pa natin. So, ayan, okay na siya. At sasalahin lang natin. So, ito na yung finished product ng ating kaping puro, guys. Ayan, purong-puro siya and wala siyang ibang halo, kundi kaping-kapi lang talaga. So, ayun, back to the game, guys. Haluin lang ng haluin hanggang matapos na tong ating Bisaya version. At ayan, tapos na nga. So, ready na siyang i-grind dun sa ating coffee grinder. Take note lang, guys, kapag gagawa kayo nito, dapat na hindi kulob yung kusina nyo kasi sobrang mausok talaga siya. So ayan guys, i-grind na natin yung coffee at para makainom na ako ng kape at sobrang miss ko na talaga tong kapeng to. So ayan guys, hindi pa siya masyadong durog and ulitin pa natin kasi gusto ko yung durog na talaga para hindi siya masyadong masapal, sa tawag dun sa amin sapal yung mga buo-buo pa. So alam nyo ba guys, dati sa nung nasa probinsya ako, pag ginagawa namin to, mano-mano lang talaga,
walang ganito, talagang pawis-pawis ka talaga bago ka makainom ng kape. So sobrang thankful talaga na may mga ganitong bagay. So ayan guys, kung tatanungin niyo ako bakit sinasala yung kape, baka iba yung version sa inyo. Ganito po kasi yung sa amin, kailangan siya isala para yung mga malalaking ano, buo-buo pa, is hindi natin mas mainom. Kasi medyo hirap din kaya uminom pag may mga buo-buo. So maganda talaga yung ano siya, yung pino. And guys, ayan, tapos na tayo. So ayun, makikita nyo yung kaibahan ng kaping puro at kaping Bisaya version. So yung puro is sobrang dark niya and yung Bisaya version is sobrang light lang niya. So ayan, magpapakulo lang ako ng mainit guys at titikman ko tong kaping ginawa natin kung ano ba talaga masarap dito. So ayun guys, tinikman ko na and ang pinaka nagustuhan ko talaga is yung kaping Bisaya version kasi sobrang sarap niya, sobrang mild lang at yung kaping puro ay sobrang tapang. At sa wakas, nakainom na rin ako ng kape. So ayun, ang sarap niya guys. So sa mga mahilig magkape dyan, mas masarap pa rin talaga yung sarili niyong gawa kaysa sa mga binibili niya sa labas. That's it for today's video guys. Sana nag-enjoy kayo and please do not forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you so much for watching.